Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po, we are created to worship our God, no? Yes. Tayo po ay ginawa, no, at nilikha ng Diyos upang siya po ay ating sambahin. Sa Psalms 95 verse 6 po, sabi po, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Tayo pong lahat ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Tayo po'y manikluhod, no, sa ating Diyos, na tayo po ay lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba at sambahin po siya sa Espiritu at katotohanan. Sabi nga po, worship is a lifestyle and not an event, no? Ito po ay lifestyle, lalong-lalo na po sa DMPad. Ang mga taga-DMPad po ay araw-araw na po itong ginagawa for 318 days. So, ito po ay lifestyle na po natin. Sabi, bowing down or kneeling down is a sign of humility na tayo po'y nagpapakumbaba. And those who are truly humble in all things are given grace to shine in every good endeavor. So, make God your priority in everything you do. Totally devote yourself to Him in love, worship, and service. And your life will move from glory to glory. Be a worshiper. So, tayo pong lahat ay worshiper. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, anihahan ko po na ang bawat isa ay sama-sama po tayong umawit para sa ating Diyos. Sige po, tayo po'y sama-samang umawit po. Panginoon, minamahal kita. Paglingkuran kita habang nabubuhay. Lumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong ikaw sa susubaybay, kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko mayaking ialay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. All glory, honor, and praise belongs to you alone, Lord. Tunay nga po, Panginoon, buhay namin ay alay po namin sa iyo, aming Panginoong Jesus.
Nagpupuri at nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umaga pong ito na muli kami naririto, Lord, sa DMPAD. Ika-318 days today, Lord. Hindi po namin, Lord, malilimutan ang number of days, Panginoon, ng DMPAD na kami po ay sinimulan mo, Panginoon, na dalhin sa gawaing ito, sa ministeryong ito, Panginoon. Salamat sa napakaraming chances, Lord, pribilehiyo, Panginoon, na ibinibigay mo po sa amin sa bawat araw. Maraming maraming salamat, Panginoon, Lord, sa buhay po ng bawat isa, na sa bawat araw, Panginoon, Lord, ito po ang nagiging priority, Lord, ng bawat isa, na ikaw po ay aming sambahin, papurihan, pasalamatan, higit sa lahat, Panginoon. Lord, ang ihanda, Panginoon, ang aming mga sarili sa pakikinig ng iyong salita sa bawat araw. Maraming marami pong salamat muli, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na si Sister Gretch Toliado, Lord, na idinadala mo, Panginoon, Lord, sa gawaing ito every Thursday. Salamat sa mga mensahe mo, Lord, na sa salita mo, Panginoon, sa makapangyarihan mong salita ay na ilalagay mo sa kanyang puso, Lord, upang maipahayag sa amin sa bawat araw, Panginoon, every Thursday, ang napakagandang mensahe mo, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, aming dalangin sa mga wala pa po dito sa Zoom room, Lord, muli ay sila po ay inyo pong hipuin at paalalahanan, Panginoon, na huwag po nilang mamiss ang gawain ito, Lord, sa bawat araw. Maging sa lahat po, Panginoon, ng makakapanood nito via FB, via YouTube, Panginoon, Lord, sa iba't ibang platform, Lord, we pray, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay mapagpala, Lord, at hipuin, Panginoon, ng banal na Santong Espiritu upang ang lahat, Panginoon, ay makakilala at tanggapin ka as Lord and Savior ng kanilang buhay. Maraming marami pong salamat. Pagpalain mo pong buhay ng bawat isa at sa aming pakikinig, Panginoon, ng iyong salita. Inaanyayahan namin ang malayang pagkilos ng banal na Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, sa bawat isa saan man kami naroroon, Panginoon. Lord, saan mang dako ang bawat isa naroroon, Panginoon. Patuloy, Lord, na magkaroon po kami ng bukas na puso, isip, Panginoon. Maging ang aming mga paningin na maipokus lamang po namin. Tanging sa iyo lamang, aming Panginoong Jesus. Maraming marami pong salamat. Pakabalutan mo po ang buhay ng bawat isa ng banal at makapangyarihan mong dugo kasama ang aming buong pamilya. Sa inyo po ang papuri, karangalan, kaluwalhatian. Ito po ang prayers namin. In Jesus' name, amen and amen. Praise amen. God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord, for today. Salamat po na tayo po, ayan, dumadami na po tayo. Alam natin na ang iba po'y humahabol na. Ayan, praise the Lord. Pupapasok pa po iba nating mga kasama. Kaya naman po ngayong umaga, mga kapatid, tayo po'y sama-sama, no? Na makinig ng salita ng Diyos. Alam ko po na nakita niyo na po yung title yesterday. Pinupost ko naman po ito. Kaya alam ko po na excited po kayo, no, sa bawat araw sa mga topics po na atin pong mga napapakinggan. No, napakaganda po at ito po ay ating nagiging gabay sa bawat araw habang tayo po ay nabubuhay. Praise be to God. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ng ating kapatid, si Sister Gretch Coliado. Good morning to you, Sister Gretch. Hi, good morning, Sister Irene. At sa bawat isa, no, bagaman, good morning po. Ang bilis po talaga ng ano araw, para kung yung isang linggo, parang isang araw lang. No? So, magandang umaga po muli sa bawat isa at pinagpalang Webes, no, sa atin, sa bawat isa sa atin po. So, ang topic po for today ay patungkol po sa pakikinig or listening to the wise instruction. Ika lang po ha, akin lamang po isi-share para kita niyo po. Ayan. So, di po ba kita po? Napaka-iksi lang po niyan, pero pahabain natin. Hindi, mga dalawang oras. So, listening to wise instruction. No? Sabi po doon sa aklat ng Proverbs or Kawikaan, beginning verse 15, chapter 15 either,
chapter 15, beginning verse 31 hanggang 33. Sabi dito sa CEB or the Common Bible or English Bible, the ear that listens to giving, to life-giving correction dwells among the wise. Those who refuse discipline despise themselves, but those who listen to correction gain understanding. The fear of the Lord is wise instruction, and humility comes before respect. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Saglit lamang po tayong manalangin ng maiksi, dakilang Diyos. Through the power of the Holy Spirit, alam ko po, Panginoon, na kanina ka pa po naghihintay sa amin at marami po kayong sasabihin sa amin, Panginoon. To this word, O God, continue to prepare our hearts, our mind, our soul, our being. At patuloy ka, Lord, na papasukin mo kami, Panginoong Jesus. Alam mo pong mga hindrances o kasalanan na hindi po namin naisabi sa inyo, humihingi po kami ng pagpapatawad. Ugasan mo kami ng iyong banal na dugo ni Jesus na nabubog doon sa krus ng Kalbaryo. At maunawaan namin, Panginoon, ang iyong salita. To you, Lord, we give you back the glory and honor and thanksgiving. This we pray in the name Amen. Of Jesus Christ. Amen. So listening, no? To wise instruction. Hindi ka lang po basta-basta makinig, no? So, meron doong, hindi ko na nilagay dyan, pero basahin ko na lamang po. Dito po sa isang version, ang tawag po niya ay The Passion Translation or TPT version ng Proverbs 15, verse 31. Sabi doon hanggang 33, accepting constructive criticism opens your heart to the path of life, making you right at home among the wise. Ganda po, no? Refusing, in verse 32, refusing constructive criticism shows you have no interest in improving your life. For revelation, insight only comes as you accept correction and the wisdom that it brings. In verse 33, the source of revelation, knowledge, is found as you fall down in surrender before the Lord. Don't expect to see Shekinah glory until the Lord sees your sincere humility. Napakahaba po, no, nung kanyang, ano, pero ang ganda. Ang ganda ng kanyang version. Kaya mahalaga po sa atin na magkaroon po tayo ng pakikinig, no? Siyempre, ayaw natin ng correction. No? Ayaw natin ng mga destructive criticism, lalo na, no? Yun nga, constructive criticism, parang ayaw pa rin natin yun, eh. Pero we have to listen, no? Or accept. Ano mga klaseng criticism yun sa buhay natin? Kasi doon din naman tayo natututo, di ba? Wala lamang pong perfect. Walang perfect na tao na nilalang. Kaya nga, kailangan natin si Lord. So, ask ko lang po sa inyo, sino na po yung nakatapos ng pagbabasa ng Book of Proverbs? Ano po yan eh? 31 chapters, no? Kaya ang ganda po. Ang ganda po siyang balik-balikan, no? Sa bawat araw, isang chapter. So, ang dami niya sa buong, sa isang chapter lang, ang daming mga revelation na matutunan talaga natin dito. Kasi ito yung, itong Proverbs o itong Book of Proverbs is the Book of Wisdom. No? The Book of Wisdom. No? Ito po ay mostly sinulat ni King Solomon. Makikita natin doon. Kaya si King Solomon, di po ba? Talagang sobra siyang matalino. No? Matalino. Pero, sabi dito sa atin pong introduction, no, the Book of Life or the Book of Proverbs ay isa po siyang invitation to be an apprentice, no. Pagbago po tayo, mga baguhan sa Panginoon or believer, iba rin kasi yung believer ka talaga ni Christ, iba rin yung
believer ka lang, Bible believer ka lang. Kasi pag sinabi mong Bible believer, naniwala ka sa book, no? Hindi masama yun. Pero mas, ako, yung aking friend before, ano siya eh, Bible believer lang siya. Hindi talaga siya yung isinuko niya, sinurrender niya. Hindi siya naniniwala kay Jesus. Pero naniniwala siya doon sa sinasabi sa Biblia. Yun ang tinatawag na Bible believer. Pero iba po rin yung believer ka at follower ka talaga ni Christ. So, dito sa Book of Proverbs, ay iniimbitahan po tayo, no? Isang invitation. Kaya kung hindi niyo pa po nabasa sa The Book of Proverbs or ang Book ng Proverbs or Kawikaan, ay magbigay po tayo ng, kahit pa ulit-ulit eh, ako ilang beses ko na nabasa yan, no? Ang dami kong nasasalamin, para siyang salamin sa ating buhay, no? Kasi bawat araw naman, nagkakamali talaga tayo, no? How much more yung mga young people, no? Tayo ngang mga adults na, ay ang dami nating mga mistakes. Pero ang Book of Proverbs ay isa po siyang guide sa atin, isa po siyang mirror, no? So it is a call to listen to the voice of truth and to learn the standards of how life works in the world that was created by God, broken by sin, and redeemed by Jesus Christ. No? It is a call to trust God. No? Ang salita ng Diyos dito sa Kawikaan ay pagpapatunay na kinakailangan na magtiwala tayo sa may lumikha. Now, pursue truth and do the work. There are wonderful things that we can learn from listening to wise instruction or life-giving correction. Kasi po, di ba, even our little children, na pag sila ay hindi nagli-listen, no, mapapahamak sa mga advice. Kaya po, sabi doon sa Proverbs 11, no, na kung wala daw counsel na mapapakinggan mo, where no counsel is, sabi ganun, the people fall, no? Pag wala kang hiningi or nag-ask ka ng counsel sa kaibigan o sa mga right people, no? Kaya, but in the multitudes, sabi doon sa Proverbs 11 verse 14, but in the multitude of counselors, there is safety. Kaya hindi po masamang humingi ng counsel, hindi po masamang mag-listen, no? Hindi ibig sabihin na, alam ko na yan, no? Ganyan tayo eh. Alam ko na yan, yung John 3:16, alam ko na yan. Parang ang dami-dami nating alam. Pero alam niyo po, sa bawat, lalo na po sa bawat salita ng Lord, sa bawat, even yung isang verse lang, no? Kahit pa ulit-ulit pa natin yung nababasa, na ulit-ulit pa natin yung nakikita. Pero iba yung mga revelation, no? Lalo na pag may ibang nagtuturo. Iba naman yung revelation, kasi ganun nga po ka-powerful ang salita ng Diyos, no? Ito pong ating topic for today ay marami pong magagandang bagay na matutunan tayo dito sa pamamagitan po ng pakikinig, no? Hindi ka lang makinig sa mga bagay, ang dami po kasi mga boses ngayon, di po ba? Boses ng social media, no? Ang daming mga fake news. Ang daming yung pangalang mga presidential candidates, no? We need to listen, no, sa kanilang mga adhikain, no, sa mga interviews nila. We need to listen kasi mahalaga po mga advice ng mga tao, no? We need to listen. So ang tao po ay kailangan natin ng pakikinig. Hindi lang tayo yung salita ng salita. Hindi lang tayo, kahit nga sa ating devotion, hindi lang tayo, yung Lord, pray ka ng pray, ang haba-haba ng pray mo, pakinig ka ng, pasalita ka ng salita, pero si Lord, hindi mo siya pinapakinggan. So, paano ba tayo mag-listen kay Lord? No? Through reading the Word of God. When you read the Word of God, you need to read loudly. No? You need to read aloud
so you can listen, no, to your ears, no, down to your brain, no, akit yan, tapos bababa siya sa heart natin. So, dapat po pala, pag nag-read po pala tayo, no, lalakasan natin para naririnig po natin yung sinasabi natin. So, why do people read the book of Proverbs? Simply because, no, bukod siya ay para siyang salamin, the Proverbs is wisdom. No, napupulutan mo siya ng mga magagandang karunungan, no? Powerful wisdom. So, it moves us beyond kung ano po yung ating mga natutunan sa buhay, no? It reminds us that wisdom is very essential. Kung ang food ay essential sa atin pong physical na katawan, ang salita o ang pakikinig ay very essential din po, especially this book of Proverbs, no? It reminds us wisdom. Yung alam niyo po yung sinasabi ng salita ng Lord na the beginning of the fear of the Lord in Proverbs 1, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, no? Kung meron kang takot, yung divine fear, no, sa Lord, ay yun po yung merong tinatawag na wisdom. Makakakuha po kayo ng karunungan kung ano po ang ginawa niya sa atin. Kasi di po ba, ating pong aminin, ano, kung saganang sa ating sarili lamang, i-open natin ang Bible, hindi po talaga natin yun matutunan or hindi natin maiintindihan. Me, nung sabi ng isa kong friend, basahin mo ang Word of God, specifically ang 1 Peter, meron siyang inano sa akin. 1 Peter, hindi ko siya maunawaan, no? Pero paunti-unti, sabi niya, pag magbasa ka ng salita ng Lord, lakasan mo ng marinig ng sarili mo. So that is true, no? We need to listen. Mahalaga po na pala tayo ay marututong makinig. Hindi lang po tayo salita ng salita. Amen po? So, listening to give to life-giving correction or tinatawag natin ng ang tawag doon ay isa pong constructive criticism, no? Una, opens your heart to the path of life, making you right at home among the wise. Yun po yung sinabi doon sa ating binasa, no? Sa Proverbs chapter 15 beginning verse 31. No, sa ating nga pong binasa doon, that sa ibang translation, the passion Bible version, that sabi doon na we need to open constructive criticism, no, open your hearts to the path of life, yung daan ng buhay, diba? Sabi doon sa John chapter 4 verse 16, sa ano ba ang buhay? Si Jesus ang buhay. No, hindi itong buhay na ito. Kasi itong buhay na ito is very temporal lang ito. Kundi yung buhay eternal, no. He is the way, the truth, and the life. So tuturuan din tayo, hindi lang naman po for eternal, no, for eternity ang ating nalalaman. Tuturuan din po tayong mabuhay dito sa lupa. Sabi nga ganun, we are in this world, but we are not of this world, no. Sabi ni Jesus doon sa John 17. Now, a wise person, sabi doon, a wise person wants to correct their off-path thinking and behavior. Pag ikaw daw po ay matalinong tao, ikaw ay open sa mga lahat ng correction, no? Lahat ng anumang bagay na yung open-minded ka baga, di ba? So, a wise person recognizes and submits to the Lord, no? The Lord's correction. No. God corrects out of love. He does not want His people to continue in life-damaging attitudes and behavior. Siyempre naman, kaya nga tayo fina-furnish ng Lord eh. Kasi meron talaga tayong quote-unquote magagandang attitude na ayaw natin tanggalin. Isa na yan dyan yung pride, no? Pataasan tayo ng pride.
Pwede po ba marami ngayon mag-aasawa, no? Mga celebrity man yan o ordinary people man yan. Mga ilang buwan o ilang weeks lang from their wedding, naghihiwalay na. Bakit? Because of pride. No, hindi sila nagkakaintindihan. Pag nagsalita ang isa, sasabayan mo rin. Hindi po pala tama yon. Maganda po yung hayaan mo siyang magsalita ng magsalita. Ako kasi ngayon, naka-endorse sa call center. So, ganun pala yon. You have to listen. Hindi ka pala dapat na, lalo na pag ang iyong kliyente ay isang irate, no, people. Kinakailangan na you have to listen kung ano po yung kanyang mga hinaing, yung kanyang gustong sabihin sa iyo. Patapusin mo siya. Huwag mo siyang i-block or huwag mo siyang i-cut, no? It's a no-no. Ganun din po sa ating daily life, no? Kung sino man sa pamilya natin, we need to listen. Listen to your children, no? Ano man yung kanilang mga hinaing. Hindi lang tayo tama. Hindi porque tayo yung magulang, tama na tayo. Ang dami rin po nating natutunan para po galing po sa ating mga anak. According to 2 Timothy chapter 3 or chapter 3 verse 16, di ba? All scripture is God breath, no? Lahat daw po mula Genesis hanggang Revelation ay hiningahan ito ng Lord, no? Hiningahan ito ng Lord and is useful, no? Ito daw po ay mabuti for teaching, no? For rebuking, for correcting and training in righteousness. So ang salita ng Lord ay talaga pong mabisa, no? For correction. Ang alam niyo po, ang correction ay hindi po sweet. Tama po, no? Madalas, painful, no? Very painful po ang correction. Ayaw natin. Lalo na kung ikaw ay medyo adult, tapos na-correct ka ng mas younger sa'yo, ay medyo, ano no, yung ego natin, ang hirap tanggapin. Pero we need to listen, no? Listen lang, no? Sabi nga ganun, ano man pong bagay na ikinokorek tayo ng Lord, no? Alam niyo po, yung constructive criticism kasi magkaiba yun doon sa destructive criticism. Of course, no? Ang destructive, kinokorek ka niya pero sinasaktan ka ng todo, maling mga salita, no? Pangit na mga salita, mga bad, negative na mga salita. Pero ang constructive criticism, tinutuwid ka kasi mahal ka nung constructive criticism. Tinutuwid yung pagkakamali mo. It's up to us kung tayo po ay tatanggapin ba natin yun. Are we going to humble or simply magpakumbaba? No? Hindi dapat natin yung ating buhay ay ako ang tama parage. Hindi ganun. Kahit boss ka ng isang company, no? Makinig ka din sa hinaing ng mga empleyado natin o ano pa man yung kung ikaw man ay magulang sa isang tahanan, makinig ka rin po dun sa mga nakakabata, no? Lalo na sa Lord. Lalo na itong The Book of Wisdom, no? Opens your heart, no? Kasi ito yung nagko-correct sa atin. Ito yung tama. Ito yung dapat nating gawin. Amen po, mga kapatid. Listening. Amen? Amen. So, the message is this. Don't get tired of being instructed and trained, no? Alam niyo po, sa pag-aaral ay hindi lamang po nagtatapos na ikaw ay nakatapos ng iyong kolehiyo at nag-get mo yung diploma. Ang pag-aaral po ay everyday. Kahit na ikaw ay natapos na, you need to study, no, study, 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 hanggang may hininga. No, don't get tired of being instructed, no, collecting mabubuting bagay, reading everyday, ay nakakatulong pala yun. No, reading books, listening to mga magagandang videos, no, yung kahit mga ano yung kung kunyari yung diction mo, ayusin mo, mga ganung bagay ba? So pwede pala yun, mabago, no? Stay on the path of discipline driven learning na tinatawag. Do not despise
the Lord's process of instruction and training. No? Sa company, makurit ka lang ng isa mong boss, naku, resign na agad. No? Ayaw niya ng correction. Alam niyo po ang correction? Ito rin po yung pagpuprune. Pagpuprune yan sa atin. Na nasa sa atin yan, kung tayo po ay magpapakorek, tayo po ay mag-learn or mababago o male-level up ang atin pong buhay. No, pero unfortunately, karamihan po sa atin, there are many, many foolish people, no, in this world. Ayaw ng correction. Ayaw nila talaga ng correction. Bakit? Nasasagasaan kasi yung kanilang pride, yung kanilang ego, no, ego system nila. So there are many, no, lalo na pag sa inanong ko sila about God, lalo na talagang nilalait-lait nila ang Diyos. Merong isang group, I don't know kung alam nyo, di ba may isang mga group na they don't believe the Bible, they don't believe Jesus Christ, parang inalipusta pa nga nila si Lord, di po, parang ayaw nila, no? So, kasi hindi ayaw nila ng truth. Ang taong hindi open for correction is a foolish people, foolish person. No, see, sorry to say that. Foolish po lahat. Foolish tayo pag hindi tayo open for correction. Pero ang wise people are those people na open to correction, open to learn new things, open to changes, no? Ang taong wise kasi open siya sa mga mabubuting bagay, especially for the principles of being Christians or yung faith natin sa ating Panginoon. Amen po. So, mababasa po natin, no, that Christian who resist the Lord's correction, naku, ang hirap noon. Mapapansin po natin yung buhay natin if we don't rely the correction of God, hindi talaga din tayo lalago. Paulit-ulit lang sa ABC, ABC, or A, balikan na naman si A. Kasi ayaw mo ng correction. Ayaw mong palawakin pa yung mind, no, about the Word of God. Pangalawa po ay listening to life-giving correction, it helps you. It helps us, no, gain understanding and show interest, no? Nagpapakita na interesado tayo na ma-improve yung ating buhay. Amen? Sabi doon sa binasa natin kanina sa verse 32, those who disregard discipline despise themselves. But the one who leads or heeds correction gains understanding. Amen? So, pag nag-heed po tayo sa correction, ano man po ang uri ng edad natin, ano yan eh, magkakabit yung humble, no? Yung spirit mo is very mababa ang loob, no? Mababa ang kalooban. Ito yung tinuturo ng Lord sa atin. Hindi tayo nagmamataas, hindi tayo nagmamayabang. Diba? So this scripture tells us to listen carefully to the instruction or to instruction. Diba? Simple nga lang yan eh. Yung boss kunyari mo, no? Yung boss mo sa opisina, binigyan ka ng direction na true phone lang. Pag sinabayan mo siya ng pagsasalita, ay hindi ka mawawala ka talaga sa direction na sinasabi niya. Bakit? You're not listening, no? So, we need to be careful, no, in listening sa asawa mo. Makinig ka. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo yung kanyang litid ng kanyang ugat ng kanyang sa neck, no? Hayaan mo siya patapusin tsaka ka magsalita, no, para magkaintindihan. So, kinakailangan, we need to listen carefully to instruction and correction. Masakit talaga ang correction, promise. Nakaka-humiliate. Tama, lalo na pag-destructive, no? Or yung correction na kasalanan mo naman talaga, napalpang ka. Ang hirap tanggapin, mga kapatid, di po ba? Pero we need to learn from that, no? Gleaning out that which is helpful, no?
taking it as an opportunity, din sinasabi ko, to learn how to improve ourselves, no? Our lives. Paano ko ba pa i-improve? No? Listen, hindi lahat kasi natin alam. Even mga intelligent people, hindi lahat yun alam nila. Merong bookish na tao, no, na very intelligent in speaking, very intelligent in academic subject, pero pakawalan mo yun sila sa kalsada. They don't know how to live a life, no, in kariton, in pagtitinda ng mga gulay. Aba, di po ba? Kasi, bakit? Magaling lang sila sa itong bagay na ito. Magaling lang sila. Because everybody has weaknesses. Kaya kailangan natin na mag-learn everyday sa ating buhay. Pwede po bang palakpakan po natin ang Lord? Amen po ba mga kapatid? No? The fear Amen. Of the Lord is the Amen. Beginning of knowledge. Ito po yung sinabi ko sa Proverbs, no? 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. No? Ang itong fear na ito, hindi yung fear na natatakot ako sa Lord. Hindi to ganito ha, kasi hindi naman nananakot ang Lord. Ang fear na ito is divine, no? Ang paggawa ng kasalanan ay dapat nating katakutan. That's the fear of the Lord. Ang pagsisinungaling ay dapat nating pagkakatakutan. Ang paggawa ng masama ay dapat nating katakutan. That's the fear of the Lord. Once na katakutan natin yon, that's the beginning of knowledge. No? But fools, no? The foolish person despise wisdom and instruction. Amen po? So lahat po tayo dito ay meron po tayong pagkakataon for learning, changing, no? Maraming mali. Kahit ako, no? Ang dami kong pagkakamali sa buhay. Nobody's perfect. So, kaya araw-araw tayo talagang magpapakumbaba sa Lord, hihingi ng wisdom sa Kanya, hihingi ng guidance sa Kanya, ng counsel sa Kanya. Kasi we are prone, no? To sin, we are prone to pagkakamali. So living in the fear of the Lord keeps us learning and living in His wisdom. Yan. It keeps us from fake news. Sa salitang layman's term, no? Pag nagkaroon tayo ng when we want to learn something, no? Ilalayo tayo sa mga fake news, mga fake friends, no? Mga fake people, mga deceitful people, lalayo tayo doon. So it is important to realize that when we are open to correction and instruction, this will help us become wiser in our Christian walk. Amen? Alam niyo po, hanga ako doon sa mga taong humihingi ng counsel, no? Kahit na to the point of para sa kanila, sobrang open na ang kanyang buhay, no? But that, salute talaga ako doon sa mga taong humihingi ng guidance. Hindi lang enough yung humingi ng prayer, but yung open yung buhay nila. Pero be careful, no? Be careful in asking counsel to those people na pagkakatiwalaan mo lang. Sa tingin mo, ito yung taong nilagay ng Lord sa puso mo dahil alam mo, naniniwala ka na siya ay pinagkakatiwalaan mo. Kasi yun nga sabi, diba, sa Proverbs 11 verse 14 na sinabi ko kanina, that where no counsel is, no, the people fall. Pag wala ka talagang counsel na maaasahan or makukuha sa ibang tao, you will fall. Even the mga aspirant presidency ngayon, 'di ba? Meron silang mga counselor. That's why pag sila ay nasalang na sa mga question and answer, galing 'yon sa kanilang mga natutunan, no, na counsel. Kaya totoo 'yan. Proverbs 11:14. Hindi ko po nalagay diyan, pero tingnan niyo po at basahin niyo po 'yan. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselor there is safety. No, meron pang isa po. Proverbs 15 verse 22, no? Without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors there are established. Amen. So ganda, no, na when you are learning how to be
humble, no, you have to be willing to listen, no. Pag nalaman natin or natutunan natin magpakumbaba, i-ex natin si ego, i-ex natin si pride, i-ex natin yung mga ano pa bang mga kadahilanan sa buhay natin at papasukin natin ang spirito ng pagpapakumbaba. That's the time, no, na willing tayo to learn something new, to listen, no, to grow and be open for suggestions and corrections. Hindi tayo pwedeng para ala Hitler na ito masunod, ito yung mga rules ko, ganyan ganyan. You need to collate, no, sa isang grupo, sa isang church, sa isang company, you need to collate mga suggestions from your subordinates, from your employees, from the even the family, di po ba? Sa family kasi, you need to collate, ano bang, kasi ano yan, life yan, no? Buhay yan sila. Hindi yan sila porque anak mo lang, eh, sa tingin mo sa kanila ay mababa at ikaw ang magulang, ang tama, no. No? We need to collate, we need to talk sa pamilya, ano ba ang direksyon ng ating buhay for the year 2022? Ano ba yung ating focus ngayon, di ba? We need to talk to our family, hindi pakiramdaman, kasi we need to listen kung ano yung mga suggestions na maibibigay nila. And that's the time na tayo po, mga magulang, mga boss, mga ano pa man, mga leaders, no, ay matuto doon sa, ito pala, hindi lang yung puro sa'yo, implement ka ng sa'yo lang. Kaya itong Proverbs 11:14 and Proverbs 15:22 ay napakahalaga. None of us into this world being naturally good of handling criticism, no? Hindi lahat, at siguro bibihira lang talaga, no? None of us. So it is more common for humans, no, ay madaling, no, mag-criticize. Yan. Yan tayo dyan eh. No? Madali tayong si ganyan. Mga Marites daw. Sabi nila. No? To become, yan. Bukod sa maging Marites, defensive. Defensive tayo sa ating sagot. No? Parang nangangati na yung dila mo para sagutin mo siya ng bonggang-bongga. Sabi nila. So, hindi ganon. Kasi pride yun eh. Or worse than that, no? Ano pa man yung mga offensive na word. So, bihira. So, let's face it, no? Harapin natin, accepting correction can be hard. Totoo yun. Accepting correction, especially kung empleyado mo ang nag-correct sa boss, ang hirap tanggapin, mga kapatid. Di ba? Or ang isang maliit na bata ay kinorek ang isang magulang, napakahirap tanggapin. Aya, di ba, sabi ng mga kabataan, alam ko na yan, sasagutin naman ng mga adults, napagdaanan ko na yan, sasabihin naman ng kabataan, ay bata, bakit hindi tayo nagkatagpo or hindi tayo nagkasalubong, no? So, it's a two-way, no? Ang communication is listening, talking, no? So, kinakailangan na give and take lang po, mga kapatid. So, kinakailangan na tayo po, no, ay marunong makinig. No, oftentimes, we interpret correction or judgment. No, kadalasan yan. Nag-judge na tayo. Ano man yung ano. Kasi, napakahalaga ang listening po. Napakahalaga. Naalala ko lamang po yung aking anak na panganay. Hindi naman namin siya tinuturuan ng English kasi Tagalog nga po tayo dito, di ba? Sa Pilipinas. Pero, simula nang namulat ang kanyang mata, doon siya nanonood ng Mickey Mouse Clubhouse, ganyan. Aba, hindi marunong mag-Tagalog. Inglesero. Yung kanyang accent, British accent. Imagine mo, dalawa naman kami ni Brother Romel, ako isang Bisaya, siya na may Batanggenyo, ang anak namin na Inglesero. Saan ka pa? No? Bakit? Saan niya natutunan? Listening. Madali pa lang mag-adapt ng lingwahe, mabilis pa lang maka-adapt ng lingwahe sa ibang, paano mang lingwahe meron tayo? When you listen, no? Ganon po siya kasimple. Kung gusto natin na maayos yung ating panalita, listen. Kung gusto natin ma-correct,
or mabago yung ating buhay into correction, into constructive criticism, listen. Kasi may mapupulot ka eh. Amin po. Palakpak naman po dyan. Emoji ng palakpak dyan para sa Lord. So malapit na po tayo. Isa na lang po. So listening to life-giving correction is a sign of humility and surrender to God. No? Surrender to God. So sabi dito, the book of Proverbs praises adjectives like obedient, respectful, and humble rather than today's popular aspiration of creative and independent. True, di ba? No? So, only fools reject correction. Tandaan po natin. So, syempre, ayaw nating matawag na foolish tayo. Syempre, pipiliin natin, we are wise, no? We are wise. True naman. So, when we are wise, we are open to correction. We are open for changes. We are humble, no? Tayo po ay patuloy na magpapakumbaba. So, our influence and impact in the world is growing weaker. Bakit kaya? Why kaya sa tingin niyo po? Because we are not submitting to the Lord's process of teaching, no, training and correction. First Timothy nga ba 'yon sinabi ko kanina, 3:16 or 2 Timothy? Kasi in many ways and many places we have been foolish, no? Ayaw natin magbasa ng Bible, pinapatagal pa natin, no? Pero kawalan natin yun eh, di ba? When we don't filter read our Bible, it's our loss, no? Hindi sa Lord. Kasi ang Diyos, mawalan man ng tao, Diyos pa rin siya eh. Pero ang tao mawalan ng Diyos, ano tayo? Diba? Nothing. Amen? So, tayo po ay patuloy na magpapakorek ano man yung bagay na dapat i-correct or for this year 2020, no? Yung isa sa mga prayer natin, ako, isa ko sa mga prayer yun na, Lord, open ako for changes. Ano po yung dapat kong gawin? Help me, no? Help me to learn to accept, no? Ano man yung mga bagay na mali nga pala, no? And learn to move on. And learn for correction. I need to listen to you, Lord. No? Listen to the Lord, to the word of the Lord. So in my conclusion, ang scripture is reminding us to submit to the process of God's instruction. Young and old, educated and non-educated, everyone who pays heed to biblical wisdom and instruction will become wise. Tandaan po natin yun. Pag tayo po ay nawalan ng Word of God sa ating buhay, nako, domino effect po yan lahat. No? Ang mapupulot natin ay ibang mga bagay. Kasi wisdom shows us what it means to please God. Thus, all can benefit from it. Seek wisdom, seek instruction, seek God in our lives today and beyond. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin ang itong napakaiksing katuruan pero very substance, Panginoon. Lord, help us sa lahat ng amin pong mga weaknesses in life. Panginoon, nagpapakumbaba po kami. Tulungan niyo po kami na magiging humble enough na sumunod sa inyong salita, most especially upang, Lord, pag kami ay matutong sumunod sa iyong salita, nagpapakumbaba, definitely, Lord, it's a domino effect sa buhay namin, sa buhay ng aming pamilya, sa buhay ng aming komunidad, at saan mo man kami dadalhin, ikaw ang Diyos namin na nagbibigay ng instruction and guidance in our life. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid dito sa Zoom platform, Panginoon. Ano man ang kanilang kahilingan ngayon pa man, let the heaven open for more blessings, Panginoon, in their lives. We accept
And we declare in our mouth, Panginoon, we decree lifelong life provisions, healing, and all the blessings na sa kalangitan, Panginoon, na in-store mo sa bawat isa sa amin. Thank you so much, God. To you alone, we give you back the glory and honor and thanksgiving. This we ask and pray in the mightiest name of our dear Lord Jesus Christ and Savior of our life. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Napakaganda po ng atin pong napakinggan. Tunay nga po na napakahalaga ng salita ng Panginoon na atin pong masunod po sa buhay po natin sapagkat ito po ang kanyang kalooban. Amen. Mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating closing prayer, magkaroon po tayong ng maikling breakout room. At inihiling ko po na ang bawat isa po ay wag muna pong mag-leave, mag-join po kayo sa ating breakout room. Okay po ba yon? Praise the Lord. Sige po, tayo po ay mag-click po ng join, mga kapatid. I-end ko lang po ang ating recording, pero tayo po ay tuloy-tuloy sa ating breakout room.